si cobran no el tamaño, nadie vive para. Napakahalaga ng kanyang pagdalaw dito sa atin. Sapagkat itinutulin ko ang kanyang pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Binibisita niya ngayon, ipinakikita ang kanyang puso at damdamin sa inyong sa ating kapakanan. Binibisita niya ang ating Batangas Provincial Vaccination Center, ang ating Dream Zone. At lahat kayo ay inaanyayahan na ngayon ay libre vaccination sa lahat na may gusto. Ha? Kaya, pero kailangan social distancing. Alang daming tao na nakakilabot, Diyos ko Lord. Alang ka, daming tao. Na mga pagsalita na. Natin. Governor Dodo Mandanas at ang kanyang may bahay na si Yan Sina. At sa inyong lahat, napakainit naman ng salubong. Daming tao, grabe! Kasama ko rito yung isa sa pinakakilalang leader ng Ilocanja. Kasama ko si Governor ngayong Mayor, Chavit Singson. Ang sabi, habang dumadaan kami, eh sabi ko, Manong, baka mapahiya ang Ilocos dito sa Batangas, mukhang mga masyadong mainit dito. Kailangan magpakita rin tayo. Maraming maraming salamat at kayo. Ay, mahal ko rin kayong lahat. Maraming salamat. Ngayon mo lang, lumalakas ang loob ko nito. Lumalakas ang loob ko nito dahil tila wala pa naman ang kampanya. Ganito pa. Siguro pagdating ng kampanya, talagang mas madami pa. Nilalagutan ako. Lalo. Mabuti naman, lalo na dahil ang daming nagkakalat ng balita na sinasabi daw ay uuwi atras. May kilala ba kayong Marcos na umatras? Yes! Hindi, wala sa ugali namin. Siyempre, ina, dahil sa mga dami ng pangyayari, umaasa pa rin tayo na tayo ay kami na magkasama ay magsasama ulit. Umaasa tayo sa administrasyon at sa suporta ng ating mga kaibigan. Ngunit, kahit ano pang mangyari, asahan ninyo, ako ang inyong kandidato para sa pamumuhay. Ipinapagpatuloy ko ang aking kandidatura sa halip sa dami ng mga pangyayari at pagbabago sa politika natin. Kaya hindi lamang dahil sa mga pabago-bago, kung hindi pati na dahil sa COVID. Kaya kailangan na kailangan, kaya ipinapagpatuloy ko ang aking kandidatura dahil sa aking pinapalagay ay kailangan na natin tanggapin ang mensahe na ibinibigay sa atin ng panahon. Ang mensahe na yan ay ang mensahe na pagkakaisa. Pagkakaisa sa pagtulong na makaraos dito sa krisis, pagtulong sa ating lahat na kapwa Pilipino,
para pagandahin natin ulit ang Pilipinas, para maramdaman ulit natin ang progreso na ating matagal nang layunin para sa ating minamahal na bansa. Yes! Parang napaga election meeting di abansin ito. Napakahalaga ng ating mensahe para sa ating mga kababayan dito sa halalan na ito. Maaaring sabihin na itong halalan na darating sa 2022 ay ang pinaka makabuluhan na eleksyon na dadaanan natin bilang mga Pilipino sa ating mga buhay. Dahil ang magiging resulta ng halalan ay magbibigay sa atin ng gabay kung saan ang tutunguhan ng ating bansa. Kung tayo ba ay pagpapatuloy na naghihirap at dumadaos ng mga epekto ng COVID, o tayo ba ay magkakaisa at magtutulungan at bilang isang buong bansang Pilipino ay tayo ay aahon at babangon muli! Yeah!